what's up again sa inyo mga nagatu kay Met Gulat Gano. For today's video mga kalapatid is first time ever in my life. Yeah. Tapos na mga kalas mag-shooting sa Quiapo mga kalapatid. Sa so, for today's video, nandito na din lang siya. So magiging doktor muna siya mga kasi doktor. Nabili kong kalapate. Aba, eh baog pala mga kalapas ano. Magaling tayo dyan. Nakita ko na, check ko mga kalas. Papakita ko rin sa inyo na verify ko na yung edad niya. Aba, eh medyo nakaka-ahid-ahid na pala mga kalabas. Kaya ang gusto nyo makita, tara. So sa mga naghihingi mga kalabas at nabitin sa video natin nung part 2. So ito na yung part 3 natin mga kalabas. And medyo nakaano na sila, kumbaga nakarelax-relax na sila dito sa loop natin. Kaya kung mapapansin natin, hindi na sila masyadong magulo mga kalabas. Tahimik na sila. Close-close na ulit sila mga kalabas. At yung nakikita nyong borga na yan, yan! Sumobra. Ayan mga kalabas, ano yung borga na yan? So yan yung pinagmulan mga kalabas ng mga kalapati na lahat na to. Based sa may pinagkunan natin mga kalapatis ano, ito yung pinakanyang breeder na unang-una mga kalabas. So ito yung pinanggalingan ng mga kalapati niya. Kung gano'ng kadami to, gano'n na rin kadami yung nilahi niya mga kalabas. Kaya kung nakikita niyo yung ilong niya, sobrang borga na mga kalapatis. Kasi yung taon niya, aba, eh dito kayo magugulat mga kalapatis. Kung papacheck natin kay Sir Topots to mga kalapatis. Kay Dok Topots pala rather. So base kay Sir, hindi na siya gaano nagsisimila ng mga nakaraang taon kasi nga sobrang tanda na niya mga kalapas. Pero tingnan nyo naman, isipin nyo naman kung gano'ng kadami yung kanyang nilabas na malahe mga kalapatid. Salagang siguro apo sa apo na sa tuhod mga kalapatid yung iba dito. So ito sila mga kalapas. Kaya lang bawas na to kasi may mga nagsibilihan na. So di naman natin sila maiwasan para sa gano'ng makatulong tayo kay Sir. Pero inabunuan ko na yung bayad nito mga kalapatid kay Sir ano, para magamit na niya yung pera. So parang ang nangyayari, sa akin na lang papalitan yung pera mga kalapatids ano. So ito yung mga kalapate. So i-out natin to lahat. So kaya nga sinabihan ko lang sila Sir ano, sila Sir Topot, sila Sir lahat ng mga malapit natin dito. So sinabihan ko sila meron tayong pang out dito mga kalapats. At yung bukod tanging nga meron sing-sing dito na breeder ni Sir yung pinagmulan, eto mga kalapats yan, super borga na yan. So dyan nagmula lahat-lahat mga kalapats ano. Siguro ang kapares nito, kasi di ko naman alam yung kapares nito na tinerador daw is siguro feeling ko blue bar tapos mga throwback na lang siguro mga kalapas. Etong iba dito ng mga kulay ayan, mga puti na grizzle, siguro throwback na lang yan mga kalapas ano, kaya nagsalin-salin lahi na lang sila. Alright, pero itong iba rito, so i-out natin to mga kalapas. Kailangan natin i-out to kasi damakmak ang dami nito ayan pa sa taas oh. So wala tayong pantustos agad to, kadaming kalapate ay, yung mga dati nakalagay dito yung hen, yung mga hen dito kasi nilipat lang namin muna ni bullet dito pansamantala kasi nga wala pa tayong kula pa kaming gulungan na pwedeng paglagyan ng kadami nito kasi. So ginawa ko, pinagsama-sama ko muna sila mga kalapatids. Ayan, medyo ano na sila, medyo energetic na mga kalas kung mapapansin natin. Ayan, tingnan, saka walang mga sakit, walang namamaga ang mata. Pero syempre, sa loob, hindi natin makikita yan. So obserbahan pa natin yan mga kalapatids. Ano? Pero sana naman, wala sila, ulitutan pa ako. Oops, sabana. At ito mga kalapas ano. So sa araw na to, ito yung magiging first buyer natin mga kalapas, si Dok Topots. Yes. So yes. Tara, pasukin natin. Tara. Kasi mamimili siya. Anong kailangan? Head cap? Hen mga kalapas. Mamimili siya ngayon ng isang kalapate na pamaris siya ron kasi kulang siya ng hen mga kalapas. Ganun kasuporta sa atin yan, Sir Topots. Galing pa ng Manila yan. Gagagaling sa shooting pero diretso agad dito sa mga kalapati parang natin. Na-miss ko kasi dito sa ano, Aurora. Pilipinas. Muntik ka pa mabok ko ha. Ayan mga kalapas. Ito yung mga hen. Ano ko, sasama-sama na ito lahat. Hen sa kakak. Ito yung sa baba. Shuffle talaga. So ano gagawin ba dito sa kalapati? Bibreed mo rin? Bibreed ko din. Ayun. Oh, ayos. Mga babae, mga bata pa kasi nandun sa bahay. Ayos mga kalapati. Ano, meron tayong first buyer agad ngayong araw. Buti na lang. So, at hindi lang yun. Meron pa. May dumating kanina. So mamaya papasilip ko sa inyo kung sino yun. So buti na lang. Ano? Buti na lang sinuportahan nila tayo mga kalapati. Kasi mahirap mag-out ng ganito kadami. Kaya nga tinulungan ko na si Sir na may out to. Kasi kapag ka siya, baka mahirapan. So tayo, mas marami tayong mga contact. Ito, mas madali tayong mga ano, mga kak. Ay kak. Ayan pre, ang forma niyan. Kak yan, kak. Tutulungan na natin sila. Ito, mga kalapas na pinatakan na namin. Ito. Ayan. Pakakaw nga po. Ito yung pinatakan na namin ng beta dahil pero papatakan ko ulit para mas mabilis yung recovery niya. Ito yung tinuktok ng ano, mga kalapatids. Wow. Napanot, mga kalapatids. Toto. Yan. Ayun, yan, malinis yan. Malinis pagka blue bar niya. Mahirap lang mamili kasi ano, halos karamihan dito kak mga kalapatids. Ito, hen. Ito feeling ko hen. Katawan, malaki? Oo. Check, mawak nga. Kakata yan, pre.
Malaki nga ito mga kalapat is ano. Parang biglang lumusong na doon ah. Parang walang hindi itong cover ah. Check natin dito mga kalapatids. Patamputas sana. Ito hen to. Hen. Yan. Nga lang mahirap dito para kang nasa bundok. Maraming talaga dito. Maraming lipadan na lipadan. Ito hen to. Ayan hen. Payat, ayun. Ayan hen yan mga kalapat. Sa ulo makikita natin sa size. Sa liig, dyan natin makikita kung hen ba or kak, mga kalapatids. Saan? Alin? Ayan o. Ito nga pala mga kas, by the way, ito pala yung kasama nating ano, second customer natin, mga kalapatids. Ano? So, dalawa sila ni Alvin, nandun pa si Alvin. So, sila rin yung kukuha, supporta rin kay sir. Ganyan sila kamahal, mga kalapatids. Ano? Supportahan lang. Siyempre, nangangailangan. Kailangan natin tulong. Oh, yan yun. Yung ano na lang, pre. Kiri ka na rin ng pre. may pre pa pala? Wala nang pre. Kasi masyashort tayo sa budget kapag ipipre natin yan, mga kalapatids. Dito na dati, ano? Dito yung pre. Ay, hindi ah. Breeder ko talaga yan. Iwalay ko lang. Hindi pala tayo nang nakuhanan. Ayan, mga kalapatids. Ito na yan. Ito na yung nakuhanan. Final ito na mga kalapatids. Yung ano? Anong lahi na ito? Yung lahi niyan. Kasi ano na, ang pinagmulan nga niya na lahi is yung red na yun. Ayan. Tapos yung pagka ano. So, parang unknown line na rin siya. Pero may lahi siya, hindi lang natin alam. Kasi, kung titingnan naman natin, so, alos karamihan talaga, masasabi mong mga mestizo line, netoy line. Pero kung mabibase mo naman sa mga istura nila, ayan, katulad nito, ayan. Kumbaga, makikita mo na, ano, kap. Makikita mo talaga na, ano, mayroong pay postura din yung mga ibon, yan, no. Hindi lang talaga siningsingan kasi hindi naman priority ni sir na mag-race talaga. Kumbaga, alaga lang. Pero maganda naman yung naging breeder niya. At ito mga kalabas yung naging breeder niya. So, ito mga kalabas, ito sinabi ko sa inyo. So, medyo ano na nga lang siya, medyo may katandaan. Ayan, nakakaano lang. Pasensya na po sa lipad-lipad nila. So, ito siya. Ito yung pinagmulan ng lahat na yan. Para siyang Red Muleyman, mga kalabas. Red. Alin? Ito. Yung item? Yung puti? Oo. Hen. Yan na lang? Puti. Ayan, pinaltan nito. Oops. Ito mga kalapatids, ayan, kung chinek natin yung sing-sing niya, wait lang ha, mahirap kasi. 2010 pa yung kanyang band, PHA mga kalapatids, kaya lang medyo blurred. Check natin ulit. Ayan mga kalapatids. Bakit nga puts yung ano yung sing-sing niya? 2010 pa siya. So kung bibilangin natin, mga kalapat sa na 2010. PHA 2010. Number niya, yung number. 127-08. Ayan, 08. Kung titingnan din natin sa edad ng ibon, makikita nyo to sa talukap ng kanyang mata. So malaki na yung kanyang talukap ng mata, tapos yung kanyang ilong, sobrang burutongan. Ano sabi mo, tawag doon? Burutongan na daw, ha? Burutongan ang ilong. Ayan, tingnan nyo kasi, grabe na mga kalas, grabe na ayaw mag-focus. Ayan, no? So, burutongan na daw ilong niya, talagang sargong-sargo na, borgang-borga na, kumbaga. Kaya, iwanan natin to para meron tayong ano, sentiment. Check upin natin mamaya. Kahit baog na siya, kasi isipin natin 2010. Ano na ngayon, 2021, magte-22 na. Almost 12 years. Magto-12 years old na yung kalapate, mga kalas. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin siya, yun ang pasasalamat natin. So, ngayon lang nagkaroon ng kalapate. May white wing. Ngayon lang nagkaroon ng kalapate na 12 years old. Kasi ang pinakamatagal na kalapati natin dito is nag-start tayo ng 2018 ng December. Sabihin na natin 2019. So, mga nasa ano pa lang, 2020, 2022. Magti-3 years pa lang yung mga kalapati natin pinaka-una-una rito sa loob natin. Pero ito nga is yan yung pinakamatanda nating naging kalapati ngayon. Kaya hindi natin pwedeng out yan. 12 years old ba naman mga kalos kahit baog na siya. So, dito na lang siguro siya mamatay, okay lang yan. Basta nandiyan lang siya, palipad-lipad mga kalapati sa no. Ito na, final na pili mo. Final na to, maganda. Kulay puti, off color, mga. Yes. Bakit mo naman napili yan? Anong nagili kasi ako sa off color. Off color. You know that. Ayan na lang napili niya mga kalapatid. Ganda ng pagkaputi niya, linis. Tapos si Kuya Mosh Vlog namili na rin. So, ayan na ba napili mo? Ganda niya, no? Of course. Ang ganda. Of colors. Ang ganda niya, no? Kaya lang kak, mga kalapatid. Kailan ko putik. Karamihan kak. Kaya mga kalapatid, ano, sa lahat ng ano, buti na biligyan lang ako ng idea. At kayo rin, sabi ko nga kanina, nabasa ko yung mga comments ninyo para mas mabilis natin may display natin yung iba dun sa poultry supply. Check lang natin kung merong mga bibili, pero possible siguro may bibili. So tingnan natin pag gumanda panahon bukas, subukan natin yan mga kalapatids, ano. At sana matulungan din ninyo ako. Eh lang kung malayo naman masyado, hindi natin walang ano, hindi mahirap kasi dito mag-ship ng kalapate.
lalo yung pagsasakyan, mga kalaps, kasi malayo po kami. Sa lahat po nakakaintindi, marami pong salamat. Kasi dito kami sa may pataas. Malapit na kami ng Isabela, mga kalapats, ano, katabi kami ng Nueva Ecija. Kaya kung magagaang mga, kumbaga, yung mga babibigan natin ng ibon is manggagaling pa ng Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite. So, sobrang layo, mga kalapats, ano, hindi possible na maipadala agad yung mga kalapate. Although kahit na gusto ko para mabilis ma-dispose kasi sobrang dami nga. Wala, pero wala tayong magawa, mga kalapatid. So, mga taga dito lang sa Aurora na gusto mag-alaga ng mga pangakalapate, mag-start sa gantong kalalasing kalapate, pwedeng-pwede naman po. Basta puntahan nyo lang ako dito or else kapag ka natuloy yung display natin sa Fort Supply, pwede nyo puntahan doon, mga kalapatid. Ano? So that's it for today. Maraming pong salamat, mga kalapatid, at sa may borgang kalapati ni Sir na kasi sabi niya sa akin, breeder niya talaga yon. So parang no choice lang siya na isama na sa ano sa lahat. Pero syempre, may memory, may ano yun, meron sa kanyang memory yung kalapati na yun kasi galing pa daw yun sa, hindi ko natandaan kung saan niya sinabing nang galing, sa baba ata. I think sa Nueva Ecija, mga kalapati. So, pagsama po sa, maraming salamat po sa pagsama sa video natin today at sa mga nakasama natin ngayong araw, mga kalapati. Sinuport, legit yun, bibilin yun nila. Baka sabihin nyo, for the content, hindi po mga kalapati, bibilin talaga nila. So, maraming salamat. Hindi nyo alam mo sa Gaming PGN TV, Topos Dog TV, Kuya Mosh Vlog, mga kalapas na. And hit bell button para updated sa mga video natin everyday para everyday. Okay! Maraming salamat na panunod! Ingat, mga kalapas! Ingat!